Ang init, bakit mainit? Teka lang naman, paki-explain yung kainitan. Hello guys, this is me, this is Mitch, and welcome sa panibago kong na namang video. Actually, yung video na ito ay dapat i-upload ko siya right after nung introductory video. Kasi ito ay tungkol sa 30 facts about me. Kaya lang, na-delay siya ng mga ilang linggo at hindi ko siya nagawa nung nasa bukid nun pa ako. Kasi wala akong tripod, hindi magandang lighting, walang backdrop. So, ito na ang tamang panahon dahil nandito na kami sa Laguna. I-shoot ko na tong 30 facts about me. So without further ado, let's not delay. First fact about me, of course, syempre kailangan nyong malaman ang full name ko. My name is Michelle B. Dayendon, and my nickname, or some people call me Mitch. Doon sila nagiging komportable, tinatawag nila akong Mitch. I never heard them call me Shell. Pero sa family ko naman, ang tawag nila sa akin is Michelle. And comfortable sila kapag tinatawag nila akong Michelle. And comfortable din ako kapag naririnig ko Michelle yung tawag nila sa akin. And para sa mga friends ko naman, Mitch yung tawag nila sa akin. And hindi ako komportable na marinig na tinatawag nila akong Michelle. Kasi di ba parang, ewan ko, parang may ibang level. Kapag may ibang level yung pagtawag. Kaya okay na ako doon. Michelle sa family, sa mga friends, and sa mga hindi ko kaano-ano, okay na yung Mitch. Fact number 2, hindi na ako magbibilang, no? Fact number 2. Fact number 2, I live at San Pedro, Laguna. And I was actually born sa General Trias, Cavite, pero lumipat kami sa San Pedro, Laguna. Ayun. So basically, my hometown is San Pedro, Laguna. Yeah. I study at Lyceum of the Philippines University, Manila, sa Intramuros. And kumukuha ako ng kursong broadcasting. I love to edit pictures and videos. That's the reason why nag-broadcasting din ako. Yun yung mga dahilan kung bakit parang bet ko rin mag-broadcasting. Kasi why not i-enhance mo yung mga gusto mong gawin sa buhay, diba? Alam nga namang itago mo nalang makalawang nalang yan dyan, bitch. Diba? Favorite color ko nung bata pa ako is pink. Pero ngayon, medyo lumaki na ako kasi yung tangkad ko hindi pa rin eh. So, ang favorite ko ngayon is color green. Kasi green symbolizes nature for me. And parang habang nakikita ko yung green, talagang nakakapagkalma talaga siya sa akin. Kasi feeling ko I'm one with nature. And ayun, sobrang mahal ko lang talaga yung color green ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pink. I only have one sibling and 8 years yung gap namin. I'm not sure. 1999 ako, tapos 2007 siya. 8 years pa. So, ayun. I have one sibling and nag-aral siya sa Liceo de San Pedro kung saan ako nagtapos ng high school at elementary. So, yeah. I actually have 2 provinces, of course, mula sa dad ko and mula sa mom's side ko. Sa dad's side ko is Cebu and my mom's side is Bukidnon. So, basically, Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon ako lumaki, Visayas yung province ng dad ko and Mindanao naman sa province ng mom ko. So, parang I got the whole Philippines in my hands. Yo. Parehong Bisaya ang lingwahe sa dalawang probinsya na yon. At naiintindihan ko yung mga yon. Pero hindi ako nakapagsalita ng Bisaya ng dere-derecho. Okay? Actually, Bisaya yung tawag doon. Pero Cebuano talaga. Cebuano talaga. Biglang hindi naging sure. Basta ganun. Ganun na yun. May alam ako sa basic editing ng pictures, Photoshop. Natutunan ko siya nung second year high school ako. Tinuro yun sa amin. So, sa mga nagtatanong, and of course guys ha, marunong ako mag-edit-edit ng mga picture. Kaya huwag kayong magdalawang isip na kung gusto niyo magpa-layout sa akin, i-chat nyo lang ako sa Facebook account ko. I'll be there to save your life. I aspire to be a writer and I'm still working on it. And currently, I am writing story for children and nagpasa ako ng manuscript sa LSP, sa Lesorel Publishing, and dinodrawing na nila yung mga kwento ko at ayun, sa LS Puso, under LS Puso. So I hope na
maging okay na siya, maging okay na yung book. So, ayun. So, still working on it. This is some random fact of me. Gusto ko lang i-share sa inyo guys kasi paulit-ulit ako nakakapunta sa Star City. As in, every field trip, ganyan, every galaan. Pero, maniwala kayo't sa hindi, hindi pa ako nakakapasok ni nakakapunta sa Enchanted Kingdom. Oo, tama ang narinig mo. Taga San Pedro, Laguna ako, Santa Rosa lang yung Enchanted Kingdom, pero hindi pa ako nakakapunta at nakakapasok doon. Like, never in my life. Kailan kaya? Nag-broadcasting ako, pero hindi ako ganun kadaldal. Medyo mahiyain ako. Bakit? I love EXO since 2013. And kung hindi ako nagkakamali, third year high school ako nun. And thanks to my K-pop friends who introduced me to EXO. Kakaloka. Actually, ang bias ko nung una dun is si Shumin. Tapos naging si Suho, tapos naging si Kai, tapos naging si Lay, tapos nabuwag ang OT12, umalis si Chris, tapos parang napanghinayangan ako. Nalungkot ako. Hindi ko alam. Parang ang sakit lang talaga sa feeling na parang hindi na sila kumpleto. Kaya parang medyo tumiwalag ako. Parang naglaylo ako sa kanila. So, ayun. Naglaylo ako ng ilang taon. And, after ilang taon, bumalik ako sa K-pop kasi nagkaroon ng grupong Twice. At yes, once ako. At ang bias ko ay si Cheong. Alam nyo ba guys na si Cheong at ako ay nag-share ng parehong birthday, April 23, 1999. Pero, older siya ng 1 year sa akin since nasa Korea siya. Pero basically, dapat 18 years old pa rin siya. Pero, ayun na nga, bias ko siya. Diba? Nanonood na ulit ako ng K-drama. And nung December 2016, doon ako nag-start manood ulit. And W ang pinanood ko. At Kang Chul My Heart. Oh my gosh. Guys, number 4, kung hindi nyo pa alam, manood kayo ng K-drama na W, okay? Sobrang, yun ang dahilan kung bakit bumalik ulit ako sa panonood ng mga K-drama. And so far, ang pinaka-bet ko sa mga napanood ko from December 2016 until now is Sweet Stranger and Me, Goblin, Legend of the Blue Sea, Weightlifting, naku maganda yan, sila na, oh my gosh, sila na sa real life. Tapos, ano pa ba? Pinocchio at saka Reply Series. Okay, so medyo madami-dami, pero maganda lahat yung panoorin nyo. Gusto kong matutong mag-makeup. Nanonood ako ng mga makeup tutorials, pero ayun na nga, katulad nung napanood nyo nung nakaraan, dito, check nyo, yung paano mag-makeup si Michelle, kita nyo naman guys kung gaano kapurita sa mga makeup ano ko, diba? Apat lang, eyebrow liner, pangkilay, tapos lipstick, tsaka BB cream, apat lang kasi ang hirap talaga mag-invest, ang hirap magtipid because food is life. At bukod nga sa mahirap magtipid, isa pang problema ko ay ang hirap-hirap magpapayat. Nasaan ang determinasyon mo? Nasaan? Nasa pagkain. Another fact, magaling ako sumayaw dati, pero hindi ko alam kung anong nangyari ngayon, nakalawang na lang yata siya nang bigla na lang nawala, ng parang bula. So, basically parang nawala na lang yung talento ko sa pagsayaw. How sad. At dahil pinagkita nga sa akin ang pagsayaw, eh nagtatry-try naman akong kumanta at nag-upload-upload ako ng mga cover sa Facebook, sa SoundCloud. Pero once in a blue moon lang yun, so why not try? Sobrang mahihiyain ako in person. Like, sobrang mahihiyain ako. Unti lang mga kaibigan ko. Pero I'm working on it and gusto ko namang maging open sa lahat ng mga tao. And yeah, I'm hoping na maging okay na ako from introvert to extrovert. Sana maging okay. I had a channel, Mitch Dayundon, and first video I uploaded was year 2011 and I started to put up a vlog last summer 2016. Pero hindi ko siya natuloy ng bonggang-bongga kasi tinamad ako, tsaka maraming ginagawa sa school, medyo stressed, ganyan. Kaya ngayon, gumawa ako ng panibago kong channel ngayong 2017 sa Michelinis TV. Bali, dalawa na ngayon yung channel ko. Yung isa, Mitch Dayundon, wherein nandun lahat ng random stuff, projects, and fangirl feels. Doon ko pinupost lahat sa channel na yun. So,
dito na kayo, huwag nyo nang tingnan nyo. Nung bata pa ako, muntik na akong malunod. Well, actually, nalunod na ako. At muntik na akong mamatay. Buti na lang talaga, naligtas ako. Kaya, ayun, dun yung naging dahilan kung bakit parang nagkaroon ako ng trauma sa paglangoy sa mga malalalim. Pero nakakalangoy naman ako sa mga 5 feet, ganyan. Basta mga naaapakan ko pa yung tiles. Onti nga lang yung friends ko. Medyo meron akong trust issues. Nahihirapan akong magtiwala sa ibang mga tao. And for you to be my friend, kailangan mong mag-gain yung trust ko. At saka bago, yun, kailangan mong mag-gain yung trust ko muna bago ko i-share yung mga pangyayari sa buhay ko sa'yo. Bago ko piliin ang broadcasting, maraming kwento ang naganap. Una, nung prep ako, sabi ko, I want to be a businesswoman. Tapos, nung LM ako, gusto ko pang magkaroon ng mga, yung laruan na cashier-cashier. Tapos, after nun, nawala na yung drive ko sa pagiging businesswoman. Nung nagkaroon kami ng computer at internet. Kasi, doon ako palagi nakaharap sa computer and kung ano ginagawa ko sa computer, nag-internet ako, ganyan. That's where the technology started. And, ayun, palagi ako nag-troubleshoot ng internet, ganyan. Tapos sinasabi nila, ba't di ka na lang mag-IT? Kasi, palagi ka namang nakaharap sa internet at saka palagi mong tino-troubleshoot yung ano, galing-galing mong mag-ayos ng computer, ganyan. Eh, kiniklik lang naman yung troubleshoot. Okay, hindi po alam. And after nga nung sinabi nila na IT, sabi ko parang, oo nga no, parang okay mag-IT. So, from businesswoman to IT real quick. And then after that, gusto ko maging dermatologist nung third year ako. Kasi may nangyaring hanash dati nung third year ako. Tapos, parang may drama na nangyari sa buhay ko na parang gusto ko maging dermatologist kasi ayaw ko na maranasan ng iba yung nararanasan ko nung mga panahon ng third year high school ako. So, ayun. Pero after ng ilang buwan, nawala rin naman yung drive ko tungkol sa pagiging dermatologist. Gusto ko maging dermatologist. Nawala na yun. And nung nag-fourth year ako, after I graduate, napag-isip-isip ko na, why not mag-broadcasting na lang ako? Kasi, saka ko lang napansin at saka lang nag-throwback lahat ng mga pangyayari sa buhay ko nung bata pa. Kasi, may liga ko magsulat sa mga notebook, nakikita ng nanay ko. Tapos, hindi ko natutuloy, which is another fact, no? Ningaskugon ako. Sana naman tuloy-tuloy natin itong video na to, itong mga vlogs natin at mga eme natin sa channel na YouTube na to. So, ayun na nga, no? Going back to the kwento. Saan nga ba ako nag-stop? I forgot. Makakalimutin ako. So, ayun. Doon nga, from the dermatologist, naging broadcasting, bakit hindi nga ito yung naisip ko, nag-throwback sa akin lahat kasi parang nagsusulat-sulat nga ako sa mga notebook, ganyan. Tapos, nakikinig ako palagi sa FM radios, ganyan. Tapos, nakikinig ako, nagbabasa ako ng mga dyaryo, ganyan. Nunood ako ng mga TV patrol. Tapos, tinitingnan ko yung mga reporters. Parang na-amaze ako sa kanila na what? Okay. Parang, sa ibang tao, parang normal lang nagsasalita yung mga reporters. Pero sa akin, parang masyado kong ina-appreciate yung pagsasalita nila at kung gaano sila ka-balance and ka-fair sa pagkikwento at sa pagbabalita nila. And ayun, I appreciate art kasi, that's why parang, ayun, naging broadcasting na lang ako bigla. Boom. Marunong ako mag-Ingles, nakakaintindi ako ng Bisaya, marunong ako magsulat ng Hangul, Korean alphabet. Marunong ako magsulat at magbasa pero pag binasa ko na yung mga Korean words, hindi ko na siya naiintindihan. Hindi ko alam kung sapat na ba ang 30 facts about me para makilala niyo ako ng lubusan. So, ayun, sana a bit closer, mas lalo niyo pa akong nakilala kahit kakaunti lang kung sino ang Michelle na nasa harap ng camera na ito. Okay, so, again guys, I hope you enjoy this video and if you really like this video, hit the thumbs up, comment, and subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. See you again on my next video. Again guys, this is me, this is Mitch. Bye!